psychological, physical, emotional, environmental, at maging material at pinansyal, ito po ay nakasulat sa buong plano ng Diyos. Kaya dalawang salita na napakahalaga, time and purpose. Purpose and time. There is time for everything, and there is purpose for every season. A time for everything and a purpose for every season. May oras ang bawat bagay at may layunin ang bawat kapanahunan. So tayo po ay manalangin. O Diyos, napakabuti mo at walang hanggan itong kabutihan mong ito. At tulungan mo po kami na mamalagi na nasa iyong piling. So make us always dwell you to you as our habitation and dwelling place. Your mercy and your compassion and goodness, that is what we are seeking after. Pagpalain mong bawat isa at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang titulo po ng mensahe, at ito po ay kung ilang ulit ko na naituro, at laging tandaan po natin ang paulit-ulit na pagtuturo, ang siyang susi sa pagkatuto. Repetition is one of the best ways of learning. Kaya napakahalaga po na laging ating maalala on how to live under open heaven. Paano ka mabubuhay na nasa ilalim ng bukas na langit, at unawain mong mabuti that we are blessed with all spiritual blessings. So ikaw at ako ay nasa ilalim ng bukas na langit. At kailangan ito ay iyong maunawaan. At tingnan po natin sandali ang natural na pag-uugali ng tao at gayon din ang pag-uugali ng sanlibutan. So ito pong ugaling ito ay ito po'y palasak at lantad. So ito po'y natural at ito po ay laganap. Greed, envy, and jealousy. Ang tao po ay nagsisikap na umunla dahil siya ay naiinggit. Ang tao po kahit maunlad na ay ibig na higtan yung kaunlaran ng kanyang katunggali dahil siya ay nagsiselos na siya ay hindi na paparangalan na katulad ng pagpaparangal doon sa kanyang kasabay. At doon nag-uumpisa ang pagsisiraan. At ang greed po ay kasakiman. So sa Tagalog, kasakiman, pag-iimbot, at pagsiselos. At kapag ito po hindi inalis at hindi napagtagumpayan ng isang natural na tao, meron pong kaaway ang sangkatauhan na hindi nakikita pero aktibo. At ang pangalan niya ay Satanas, na ang ibig sabihin ay enemy or foes or foe. Enemy or foe. At makikita natin na ang gawain naman niya ay lies, deception, and evil scheming. So ang gawain ng Diablo ay kasinungalingan, panlilinlang, at paghahabi ng kasamaan. At ang mahuhulog doon sa gawain ni Satanas ay yung sakim, mapag-imbot, at mapaghangad, at mapagselos. Pero kailangang matutunan natin na iiwas natin ang ating buhay
sa lahat ng pita ng laman at mithiin ng sanlibutan para maiiwas natin ang ating buhay sa mga kasinungalingan ni Satanas. At ang una, nais kong inyong maunawaan na napakahalaga ng prayer life. Kailangan pong ikaw ay mapanalanginin dahil ang panalangin po ay katulad ng hangin. We cannot continue on living joyfully and successfully without prayer. Kaya yun po ang napakahalaga. At ang pangalawa po ay ang puso ng tao. Kailangan puso ng tao ay magbalik loob sa Diyos. At ang pangatlo po ay, mamaya natin pag-usapan yung pangatlo dahil yung pangatlo po ay tungkol po sa iyong kaunlaran at kasaganaan. Di mo man ibig at di mo man alam, gusto ng Diyos na ikay mayaman. Gusto ng Diyos na ikay maunlad. Ibig ng Diyos na ikay masagana. Kaya nga ang sabi ng Biblia, sabihin ng mga dukha na siya ay mayaman. At sabihin ng mga may sakit na sila ay magaling. Let the poor say that I am rich. And let the sick say that I am healed. So yun po yung salita ng Diyos at hindi ko pag-aalinlangan yun. Hindi ko pakikiramdaman ang aking katawan sapagkat ang paniniwalaan ko ay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Ang Diyos, hindi niya sisirain ang kanyang sinabi. Kanyang isa sa katuparan ito. Kaya nga po tayo ay naghihirap dahil nga po dun sa ating sentimentality. Tayo po ay maraming mga sentimental moments. At madalas po tayo ay nalulungkot at laging naalaala natin yung wala sa atin. Pag inalala mo ang wala sa iyo, ikaw ay malulungkot at magtatampisaw ka sa kahapisan. Huwag mong isipin ang wala sa iyo. Ang isipin mo ay ang nasa iyo. Huwag mong alalahanin ang hinaharap sapagkat ito'y matagal pa bago dumating. Huwag kang mag-uubos ng oras sa hinaharap. Huwag mo ring alalahanin na nakaraan, tapos na ron at wala na rong pag-asa. Ang harapin mo ay ang kasalukuyan sapagkat sa kasalukuyan, tiyak ang iyong kinabukasan. Kaya ang unang nais kong maintindihan mo, nagtanong ang mga alagad, teach us how to pray. At ang pangalawang tanong nila ay increase our faith. Kaya kung atin pong pagsasanibin, if we will combine the totality of the strength of this combination of prayer and faith, because the prayer of faith, hallelujah, shall heal the sick. So, ang panalangin po ay kailangang laging sa pananalig, pag nag-umpisa ka ng hanap buhay, manalangin ka na hindi ka malulugi. Hello? At kapag ganun ang iyong isipan, bibigyan ka ng Diyos ng mga karunungan na hihigtan kahit sampu pa yung iyong katunggali sa isang lugar. God will give you bright ideas that will raise you up better than your competitors. Amen po ba? Kaya nga promotion neither come from the east nor from the west but from on high. Ang pagunlad po ay nanggagaling ay sa Diyos, hindi po kung saan-saan. Kaya kailangang matuto kang manalangin. Increase our faith and teach us how to pray. Sapagkat sa pananalig, nandun po ang ating pagtatagumpay at kaunlaran. Kaya nga, unawain nating mabuti. If you have a faith that can move mountain, and mountain is symbolic of test, trials, depreciation, inflation, deflation. So, ito pong mga mountains ay yung nagpapahina sa ekonomiya, yung nagpapahirap sa kabuhayan. So, ito po iyong maialis sa landas na iyong tinatahak because you have the power and you have the authority
So exercise that piece of power that God has granted to you. Yan, napakahalaga po na ating maintindihan na kailangang magsanay tayong mabuhay na laging dumadalangin pagkagising sa umaga, nakikipagniig sa Diyos. At sa pakikipagniig, nakikipag-usap sa Diyos at ating ipaalam para makasanayan ng Diyos ang ating boses at nang sa gayon, siya ay laging nahihikayat. Sapagkat pag nahipo mo ang puso ng Diyos, if you have touched the heart of God, tandaan mo po ito, walang magiging imposible sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon doon sa araling kanyang itinuro tungkol sa panalangin. In this manner pray, sabi po niya sa Matthew 6:9. Alam ko pong ito'y palasaknat, alam na ninyo, pero ang katanungan, nararanasan mo po ba ang kapangyarihan sa paligid nung itinuro ng Panginoon? Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years at ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan. At itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilove Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental, Mindoro. At makasama po kayo ron May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos at tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babagiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, dalawang audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan niyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang "Taste and See that the Lord is Good" design. At ang isa naman po ay may nakalagay na "Choose Joy, This is the Day that the Lord has Made." Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na pong naabot ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang mananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any two combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakalaga sapagkat nagigipo po kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihati ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating prayer mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner
with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pamumuno ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po'y nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Kailangan pong maranasan natin at maging buhay natin itong panalangin ito. After this manner, therefore, pray ye. Sa pansinin po natin, yung after po ay tumutukoy sa pattern and model of how to pray triumphantly, effectively, and victoriously. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, this is a personal relationship with the Father. You cannot go on in praying without a personal heart-to-heart relationship with the Father. Our Father. So that is an admission that the Father of Jesus likewise is our Father. Na ang Ama ni Jesus ay Ama rin natin. Amen po ba? Kaya nga po, saan naroon ang Ama? Nasa langit. Kaya kailangan ating unawain, siyang nasa langit, kita niya tayo. Alam niya ang nakaraan natin, alam niya ang hinaharap natin, alam niya ang kasalukuyan natin, alam niya ang kalagayan natin. And the Father who sees us in secret will be the one who will make us triumphant and victorious. Kaya nga nasa panig natin ang Ama, kakampi natin ang Ama, kasama natin ang Ama araw at gabi. Hallowed be thy name. Ano po yung hallowed? Ang yun pong hallowed ay ibig sabihin ay paniwalaan mo ang kanyang kabanalan. Hallowed means that there is an activity in giving praises to God. So itinuturing mong siya lamang ang magilikha sa atin. Itinuturing natin siya lamang ang pagkukunan ng lahat ng ating kailangan sa buhay, and that is the truth. Siya lamang ang panggagalingan ng ating kagalingan at kalakasan. That is hallowing the name of the Father. Ang aming mga anak ay hindi nag-isip kung paano sila mag-aaral. At palagay ko ganun din ang inyong anak. That is hallowing the Father. That is hallowing the parents. Because holy means different. Na ang Ama ay hindi mag-aatubili. Ang Ama ay hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak ay magdahop. Kaya ang mga ama, kahit kulang ang pera, hindi ipararamdam yun sa kanyang anak. Hello? At ang Ama sa langit ay hindi nagkukulang sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng kanyang likha. So, hallowing our Father means that you are trusting and relying and depending on Him alone. Na ikaw ay lubusang nagtitiwala, nakasandig, at umaasa sa Kanya lamang. That is hallowing the name of the Father. Verse 10, Thy kingdom come. This is a request. Thy kingdom come, period. There is a separation here in verse 10. Thy kingdom come, period. Thy will be done in earth, comma, as in heaven. Yung it is, yun po'y idinagdag na lang, pero for clarity lang, for the simple of simplicity to make it clear. Simple na ay clear pa. As in heaven. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sa langit kaya ay mayroong may sakit? Sa langit kaya mayroong mahirap? Sa langit kaya may magnanakaw? Sa langit kaya merong digmaan? Wala. At ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ang iyong kaharian ay dumating. Ano ang ibig sabihin? Saan mo mararanasan ang langit? Sa kanyang kaharian. Thy kingdom come, thy will be done in earth. So maliwanag po dito ang pagkakaiba, the kingdom of God and the kingdom of the world. Magkaiba po ito at magkaiba rin ang kingdom of darkness.
At kaiba rin po ang kingdom of the earth. So, dito po ay makikita natin na mas pangunahin ang kingdom of heaven. So, thy kingdom come and the kingdom of heaven is not a place. Hello? The kingdom of heaven is the intelligence and wisdom and the trade that He has given each one of His children. Hello? So the kingdom is not a place. Tingnan po natin sandali at ating usisain ang kaharian ng Diyos sa Matthew 13 verse 1. Dito po ay makikita natin. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, verse 2. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. Verse 3, tuloy-tuloy po tayo. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow. Sa verse 18, atin pong i-advance ng ilang talata. Hear you therefore the parable of the sower. Verse 19, When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received the seed by the wayside. So, pansinin po natin na ang kaharian ng Diyos ay itinatanim sa puso ng bawat tao. So, the kingdom of God is like a seed. The kingdom of God is like a leaven. The kingdom of God, kung titingnan mo po ang parable for the kingdom, makikita mong ito po ay inilalagay sa puso. Amen po ba? Thy kingdom come, nang ibig sabihin, maghari ang Diyos sa ating buhay. At yung paghahari ng Diyos sa ating buhay, dun lamang matutupad ang kalooban ng Diyos at ang ating buhay sa kanyang paghahari, aalisin ng kanyang paghahari ang kahirapan, ang sakit. So tayo pagagalingin, tayo paunlarin at tayo ay payayabungin at tayo ay payayamanin. Amen po ba? Kaya nga kung iyong unawain ang sabi ni Solomon, the blessing of the Lord, it make it rich. So sino raw ang nagpapayamanin? It's not me, it's not you. It's the blessing. Receive first the blessing and then it will make you rich. Nakukuha niyo po? Hindi pa. Hindi ba? So pag tinanggap mo ang pagpapala, ikaw ay magiging mayaman. At ang unang kayamanan ay hindi po sa pinansyal, ang unang kayamanan ay sa pananalig. Sa 2 Corinthians 8:7, ito ang unang kaunlaran at yaman. Yung iba kasi pera agad ang hinahanap, wag po. That is only the result and byproduct of where you are rich. Therefore, as you abound in everything, so saan ka raw mananagana? Number one, faith. Number two, in utterance. Number three, in knowledge. And number four, in diligence. And number five, in love. So kailangan maunlad ka saan? Sa pananalig. Kailangan paunlarin mo ang iyong pagtitiwala at paniniwala at pag-asa sa Diyos. Huwag sa hanap buhay. Huwag sa iyong employer. Huwag sa iyong pinagkakakitaan. Kailangan ang pag-asa mo ay ang Diyos. And that is faith in God. At kung ang pag-asa mo ay Diyos, kailangan ang bukang bibig mo ay pagtitiwala sa Diyos. That is the utterance. Kailangan laging ang iyong pagpapahayag ay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay mangyayari sa iyo. Amen? Kaya nga, ang aming mga anak, lagi sinasabi ko, sabi ng Biblia that our children will be mighty on earth. And our children is our treasure. Our children are like arrows in our hands.
Kaya sila ay matutulis at ang ibig sabihin, sila ay bibigyan ng Diyos ng kakaibang karunungan na hindi itinuro ng paaralan at hindi galing sa mga textbook at hindi rin itinuro ng kanilang mga magulang, kundi ang Diyos ang maglalagay sa kanilang bibig ng lahat ng karunungan kailangan para ang Diyos ay maluwalhati. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, every one of us will be great. Because the one that will answer us to greatness is God. 71:23. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. So sino raw ang magpapaunlad ng iyong kadakilaan? Sino raw? Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. Na ang ibig sabihin, sa anumang profession naroroon ka, it is God behind the scene who will increase thy greatness. It is God who will make you blessed and promoted. And then, pansinin po natin, kapag ikaw po'y naging mayaman, magiging konti ang totoo mong kaibigan. Tingnan mo ang iyong katabi. Are you prepared to be wealthy? Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years at ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan. At itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilab Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City, sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada, at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din, si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental, Mindoro. At makasama po kayo ron, May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos at tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na "Taste and see that the Lord is good." Halina at magambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Mabibilang po sa daliri ang mga tunay na kaibigan pag ikay mayaman na. Pero may pangako ang Diyos, He will comfort you on every side. Dahil maraming lalapit sa iyo, uutang sa iyo na hindi magbabayad at sisiraan ka pa. Are you prepared to be wealthy? Amen! For that is a bold decision. Yes, amen! Eh, hindi naman mauubos yun. Dahil lalong dadami yun. At lalo kang magiging malakas at malusog. Amen? So, pansinin po natin, what will be the instrument that blessing will come to us? So, ano po yung kasangkapan ng Diyos para ang pagpapalang ito ay dumating sa atin because the blessing will enrich us? Alam mo ba kung ano yung nagpapayaman sa'yo? Ako, alam ko. Kaya matapang ako, yung sigaw kanina na gustong yumaman, yes. Dahil ikaw magkakaroon ng boldness to follow and obey God in whatever things that He will command you to do. Amen po ba? So ito po yung the blessing. When you have the blessing, then you will be rich, wealthy, and healthy, and wise. Sa 11:13 ng Luke, ito po'y katotohanan na aking pinaniniwalaan. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father
give the Holy Spirit to them that ask Him. So pansinin po natin, good gifts. And the best gift is the Holy Spirit. Amen po ba? So the blessing is the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, wow. The Holy Spirit, the blessing, ano ang sabi sa 10:22 ng Proverbs? The blessing of the Lord, it make it rich. The Holy Spirit, so the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Dun sa the blessing, palitan natin, the Holy Spirit. So the Holy Spirit of the Lord, He make it rich. Everyone who is led by Him. And He added no sorrow with the blessing. Amen? Kaya nga, ang dalangin sa 1 Chronicles, dalangin, 1 Chronicles 14, may panalangin po si Jabez. Ang ibig sabihin ng Jabez ay walang kwentang tao. Pero siya po'y dumalangin, nais kong ipakita sa inyo ang magnitude at ang epekto ng sobrang kayamanan. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me!" Exclamation mark. Full of emotion. And God granted him that which he requested. Bakit po, ano ba ang idudulot ng kayamanan? Ang kayamanan po, pag yumaman tayo, malaki ang pananagutan natin sa Diyos. Kailangang hindi tayo naiialis ng kayamanan sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos, sa ating pagdalo, sa pagtitipon, dahil ito'y mahalaga sa Diyos. Kailangan isara natin ang hanap buhay natin sa araw ng Diyos. Amen. Hallelujah. So yun po yung hirap sapagkat pag-araw ng Linggo sa kamaraming customer. Hello? So, pansinin po natin, ano ang gusto mo? Magpatuloy yung kasaganaang ibinigay sa iyo ng Diyos o ito'y magulo? Magpatuloy. Kaya kailangan kamay ng Diyos ang kasama mo dahil kamay ng Diyos ang gagawa sa iyong hanap buhay. Kamay ng Diyos ang gagawa sa ating pamilya. Kamay ng Diyos ang gagawa sa lahat ng ating mga pangarap at adhikain. At ang mga mamahala at mga ngasiwa ay ang banal na Espiritu. No option and no substitute. Wala po tayong pagpipilian. Either we obey Him or we neglect and disobey Him. At wala pong pwedeng ipalit natin sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang makagagawa ng lahat ng Kanyang itinakda. At Siya lamang ang naghanda para ikaw at ako ay laging pagpalain araw at gabi. Yan, napakahalaga po na iyong maintindihang mabuti. Asikasuhin mo ang iyong buhay na relasyon sa Diyos. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At ang pangalawa pong mahalagang katotohanan, kapag hindi po ang mag-ama ay nanumbalik sa pakikipag-ibigan sa Diyos, sa Malachi chapter 4 verse 5, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord." So there is a coming day. Iba po yung day of Christ and day of the Lord. Yun pong day of the Lord, it will be dreadful, but the day of Christ, it will be meaningful. Amen po ba? So ang day of Christ, it's about giving stewardship doon sa mga nagtagumpay na kasama niya sa ulap. Yun po yung rapture. Yun po yung day of Christ. Yung day of the Lord, iba po ito. Ito po yung pagpaparusa sa lahat ng makasalanan. Pero para makaiwas ang tao dito sa dreadful, great and dreadful day of the Lord, pambihira at kakilakilakilakilabot na araw ng Panginoon,
dreadful. Hindi kayang ito ay maiwasan ng tao. Pero para maiiwas ang tao dito sa great and dreadful day of the Lord, may utos ang Diyos kay Elijah. Verse 6, "And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse." So when Elijah the prophet will come, and John the Baptist is symbolic of John of Elijah, pero there will come a time in the future. Pero atin pong tingnan kung paano natin ito may sasagawa sa ating pangkasalukuyang katayuan sa ating buhay. So, para alisin ang sumpa sa lupa, partikular at specific sa bawat pamilya natin. So, ito ang paraan para maalis ang sumpa. Hindi tayo nakasumpa dahil tayo anak ng Diyos. Pinalaya tayo sa sumpa dahil kay Jesucristo. Pero may mga bahagi sa ating paligid na nakasumpa. Kaya't yung mga sumpa na hindi naman tayo kasama doon ay ating linisin ang ating kapaligiran. At ano po ang pag-alis sa sumpa ng kapaligiran? The heart of the children. So, the father, ang mga ama, kung ikaw man ay nanay at balo ka na, ikaw ang tatay yung ama ng iyong mga anak. At ang sabi po dito, the heart of the fathers, so, and he shall turn, so, Elijah the prophet shall turn the heart of the fathers to the children. So, ang ipapahayag ng propeta ay ang mga tatay ay maging mapagmahal sa kanilang mga anak. Amen. And then, sasabihin din niya sa mga anak na magmahal sila sa kanilang tatay. Dahil kung hindi nagmamahalan ang mag-ama, ang sabi niya, "Lest I come and smite the earth with a curse." Kaya kahit na ano ang kasalanan ng sino man, hindi na kailangan ang paliwanagan, hindi na kailangan ang discussion, basta kailangan ang puso ng ama at ang puso ng tatay ay nagmamahalan. Kung paano ito gagawin, it is your assigned task to directly ask wisdom from God. Because there is no formula and I will never try to impose it. It is between us and God. Hihilingin natin on how to do it. Amen po ba? Dahil pag ako'y nag-advise sa inyo na ganito ang paraan. At pag hindi mo kaya, hindi mo tatanggapin at sasama ang loob mo. Kaya ikaw na ang bahala sa personal mong relasyon sa Diyos. Kung paano na ikaw bilang anak ay magmamahal sa iyong ama at ikaw bilang ama ay magmamahal sa iyong mga anak. Kaya napakahalaga po na ito ay ating tayuan at ito ay ating panindigan. Para iiwas ang ating buong sambahayan, inulit po ito ang unang pagkabanggit ay sa Malakay 3:2. At ang sabi po sa Malakay 3:2, ano po ang sabi doon? "But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap." So, siya po ay katulad ng tumutupok at nagpapadalisay na apoy, at siya po ay katulad ng isang matapang na sabon. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg,
maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fanpage. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Webes sa ganap na alas 9.30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10.30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10.30 ng umaga at alas 10.30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years at ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan. At itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilab Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental, Mindoro. At makasama po kayo ron May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos at tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. At ang isang matapang na sabon ay tinatawag namin sa painting job na sosa. Yung sosa po ay nagtatanggal ng kalawang. At yun po, pag na-i-apply yun sa mga kalawanging bakal, yung sosa po yun ang maglilinis sa kalawang at pwede nang pinturahan ang bakal matapos alisan ng kalawang. Kaya pansinin po natin, refiner's fire and fuller's soap. Nang ibig sabihin, yung pagdating na yun ay paglilinis, pagpapadalisay. Kaya't ako'y naniniwala na ikaw ang magpapasya para sa kadalisayang ito, para maiiwas mo ang iyong sambahayan doon sa kakilakilabot na panahon na darating at tayo ay magsama-sama patungo sa ulap. Amen po ba? Maaaring hindi mo pa ito maunawaan sa ngayon, pero later maunawaan mo. At huwag mo nang hintayin pang buhol-buhol pa ang iyong buhay bago mo matutunan. Ngayon pa lamang ay paniwalaan mo na, because when you believe God, you shall be established, and when you believe the prophets, you shall prosper. Kaya para makaiwas ka na sa anumang mga kaguluhan sa iyong buhay, paniwalaan mo na ang mga salitang iyong naririnig ay katotohanan. Kaya nga po, ang ikatlong napakahalagang bagay ay tungkol po sa pagkakaloob ng ikapo at ng mga paghahandog. Tithes and offering. At marami po ang
allergic at acidic dito sa katuruang ito. Pero atin pong pansinin sa Malachi 3:7, napakaliwanag po dito. Even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Verse 8, Will a man rob God? Yet you have robbed me, but you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. And then so verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. So pansinin po natin, as born again people of God, as children of God, we were freed from the curse of the law. So we are not under curse, but the land is under curse. So paano mo aalisin ang sumpa na sa iyong hanap buhay, sa iyong buhay? By paying your tithes and offering. Hindi tayo nakasumpa, pero ang kapaligiran natin ay may sumpa. At bakit? At anong katiyak ang may sumpa ang kapaligiran? Sapagkat sa kapaligiran natin, maraming Diyos-Diyosan. Tama po ba? Sa kapaligiran natin, maraming mandarayan, timbangan sa palengke. Kaya nakasumpa ang kapaligiran dahil sa kasinungalingan. Sa kapaligiran, merong mga hindi naniniwalang sa Jesus ay Diyos. Kaya iyon ay panibagong sumpa. Sa kapaligiran, merong nagaangkin na siya si Jesus Kristo ng huling panahon. At iyon ay sumpa. At mapipigilan ang pagdaloy ng kasagana at kaunlaran sa buhay ng mga hindi nakasumpa. Pero sisirain mo yung mga sumpa by paying tithes and offering with willingness and gladness and cheerfulness of heart. Amen? So this is not an obligation. And this is not required in the New Testament. But wala pong pupunta sa impyerno at wala pong mahadlangan papuntang langit dahil hindi lang nag-iikap po. Pero magiging mahirap po ang buhay sa ibabaw ng lupa kapag hindi nag-iikap po. Hello? Amen? Ano ba ang mangyayari pag tayo nag-iikap po at nagkakaloob? Simple lang po. Simple po, ikaw ay mananagana pag ikaw ay nagkakaloob at nag-iikap po. You will live your life in prosperity. Amen po ba? So living under an open heaven is that we, our heart and our children's heart, love one another and we return what belongs to God through our paying our tithes and offerings. Ngayon, napakahalaga po. Kapag ikaw ay tapat sa pag-iikap po at pagkakaloob, bukas ang langit sa iyong ulunan. Verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows. Ilan ang bintana sa langit? Marami. The windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. So sobra po ang pagpapalang darating sa iyong buhay at hindi kasya sa buo mong bahay. Hello? There is no room to receive it. Dahil dito lang humamon ng Diyos, prove me sa verse 11, ano po ang sabi ng Panginoon? And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. So aalisin ng Diyos ang sumpa sa lupain. Tayo hindi nakasumpa, pero ang mga lupain nakasumpa dahil nga doon sa aking mga binanggit na dahilan. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. At lahat ng mga bansa ay tatawagin ang ating bansa na pinagpalang bansa dahil lahat ng mga nasa bansa ay nag-iikapo at nagkakaloob. Ano pa ang magiging halaga ng pag-iikapo at pagkakaloob? Binibigyan mo ang Diyos ng pagkakataon. So you are giving God an opportunity.
Hallelujah. Opportunity for what? So 2 Corinthians 9:11. So you are giving God, when you pay your tithes, and you are giving God an opportunity to enrich you in everything. Napayamanin ka ng Diyos sa lahat ng mga bagay. At ano ang description ng kayamanang ito? Bountifulness. Nang ibig sabihin ay sobra. At bakit niya ikaw at ako'y payayamanin sa pagtatapat natin sa pag-iikapo at pagkakaloob para maraming magpasalamat sa Diyos? Wala kang paaalisin na taong lalapit sa iyo at hihingi ng tulong na hindi mo tutulungan. At bakit matutulungan mo? Because God enrich you in everything. Dahil pinayaman ka ng Diyos. At bakit ka payayamanin ng Diyos? Because you are faithful in paying your tithes and offerings. Amen? At ano ang gagawin ng Diyos? He will open up the windows of heaven and then sasansalain niya ang mga mananakmal at pagbabawalan niya ang mga maninira ng iyong hanap buhay. Kanyang itataboy lahat ito. At sasabihin sa kanila, anak ko itong tapat sa akin. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako ay mahal ng Diyos at wala pong pag-aalinlangan. Kaya nga po, nais kong inyong maunawaang mabuti, decision mo po, you have to decide and you have to stand committed to your decision that you will live, you and your household shall live under an open heaven. And how to live in that open heaven? Number one is prayer. Number two, the Father and the children love one another, respect one another. And thirdly, pay your tithes and offering. Let us pray. Father God, we thank you so much na ibinigay mo sa amin ang mga katuruan at katotohanan na ibig mo na kami mabuhay na nasa ilalim ng bukas na langit. At ibig din namin ito. Kaya tulungan mo kaming maging mapanalanginin at ang aming puso ay nagmamahal sa aming Ama at ang aming Ama ay nagmamahal sa amin. At salamat po sapagkat binigyan mo kami ng katapangan na magbayad ng ikapu at kaloob. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, at mangyari ang iyong salita sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years. At ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan. At itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilab Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City, sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada, at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din, si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental, Mindoro. At makasama po kayo ron, May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos. At tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752
sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name, Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.